Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general money reading for Virgos para sa month ng June 2021, mid-month hanggang papunta ng end of June 2021, okay? So start na natin ang reading. Okay, so sa nakikita natin dito, ito mag-concentrate muna tayo dito sa mga businessman na nakikita natin with the wealthy man. Actually, okay, so may nagpakita sa atin, hindi lang para ito pala sa mga businessman, for some of you, pwedeng some kind of a traveler, or pwedeng OFW, basta I don't feel like nandyan ka sa iyong place ngayon, okay, dalawa, so isang businessman, yung isa ay someone na currently traveling, okay, yeah, pwedeng nasa work ka ngayon na wala sa home town mo or sa home place mo, ganyan. I can see change here with the wheel. Okay, may pagbabagong mangyayari. And yung iba ngayon currently nangyayari na, no? Continuous, pero it is for the better. Okay? Kasi nalalapit ka dun sa stability na gusto mo. Nalalapit ka, gusto, you want stability, sino ba namang hindi, 'di ba? Pero nakikita natin na palapit ka na ng papalapit doon. And yung iba sa inyo, no, if you're already stable, aba, humihigit pa or lalong gumaganda ang opportunities na nakikita natin dito, okay? So punta tayo dito sa dadating sa iyo. Ano ba yung dadating? We do have here the Lovers. The Lovers, the Chariot, and the Star. Okay, so sa nakikita natin dito, I feel like may kinalaman ito sa matagal mo ng gusto, matagal mo ng hinahangad and inaasam. And I can see partnership here with the Lover. So yeah, possible na isa pa ito sa changes na possible na mangyari. Kasi may partnership and more travel. We do have here the Chariot. Actually, ang daming beses natin nakita yung travel dito sa energy mo, no? Pero, by the way, nakalimutan kong banggitin yung pinaka main energy mo. So, babalik tayo dun. Pinaka main energy mo is the Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Yung iba sa inyo, you might be waiting for a message. Pwedeng na wala ka magawa ngayon kundi maghintay, no? Pwedeng naghihintay ka sa message or some kind of movement. Kasi wala kang magawa. Yung iba sa inyo, pwedeng dahil sa pandemic. Yung iba sa inyo, because, kumbaga, maaring wala ka lang talagang choice kundi maghintay. Lalo na bottom of the deck is the message. Yung iba sa inyo, could be possible na may kinalaman sa contract. Ganyan, no? So, nandyan yung center of attention mo ngayon, yung paghihintay dyan sa message na yan, or wala ka magawa kundi mag-abang sa ngayon. But I see changes, I see travel, yun yung nakikita natin. And anyway, hindi naman pag sinabing June na mangyayari yung travel, no? Yung iba sa inyo, yun yung nakita natin, and sa mga susunod na buwan bago pa mangyari ito. Okay? Kasi yun yung nakuha nating message. Like, anyway, may nakita ko. Pwedeng while listening, meron sa inyo na nakahawak sa salamin. May medyo nasisilaw ako eh. May nagre-reflect sa akin. So, you might be looking at the mirror habang nakikinig. And, if this is you, this could be your message. Ayun. So, yeah. Partnership is coming here. Yung iba sa inyo, pwedeng, eto dalawa eh, pwedeng itong travel na ito papunta sa'yo. Okay, may pupunta sa'yo. Ganyan. Or, ikaw ito na aalis. Ikaw itong magta-travel to have this kind of partnership na nakikita natin dito. Pero matagal man ang gusto ito eh. Matagal man ang gusto ito. With the Star. This is your wish fulfillment. Okay, punta naman tayo dito sa opportunities na kailangan mong pagtuunan ng pansin ngayon. Tingnan mong mabuti yung mga opportunity or mga nangyayari sa iyo ngayon. Well, gusto mo ng pagbabago, hindi ba? Gusto mo ng lumalim or sabihin na natin gumanda ang iyong finances. Yung iba sa inyo, pwedeng may kinalaman yan sa love life.
Although this is money reading, nakakaramdam ako sa inyo dito na pwedeng may kinalaman din ito sa inyong love life. Take what resonates na lang, no? Medyo hindi nagiging, kumbaga hindi nag-grow. Steady, oo, sabihin na natin sa pera, kumikita ka sa love life, tuloy-tuloy. Pero may nangyayari ba? Lumalalim ba? Gumaganda ba? Yun ang tanong. Kasi kung wala, well, kailangan mo na talagang i-embrace yung pagbabago. Anong ibig sabihin yan? Kung ikaw ay nasa isang posisyon, nasa isang pwesto, or nasa isang lugar, or nasa isang kung anong work mo man ngayon, and oo, kumikita ka dyan, pero sapat ba? Natutuwa ka ba sa mga nakikita mo? Or natutuwa ka ba sa kinakalabasan nito? Well, kung hindi, you do have your the coffin. You might need some kind of ending para mangyari yung changes na ito. Yun yung advice sa'yo. Kung may kailangan kang tapusin, tapusin. Yun din yun pagdating sa iyong finances and sa love life. Diba? Alam mo yun. Yeah. I can see Scorpio, Sagittarius. Yeah. Gemini is also here. And another earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Well, yun yun, no? No need to hold back. Well, yung iba sa inyo, nagkamali ng pagpili or kailangan pumili. Yun eh, para magkaroon ka ng changes. Para mangyari itong sinasabi natin dito kanina na palalim or growth na nakikita natin. Mangyayari yan kung pagtutuunan mo napansin kung ano yung hindi na nag-grow sa'yo dito. Okay? And punta naman tayo dito sa ano yung mga bagong project na maghahatid sa'yo ng pera. There's something new with the Eight of Cups. This is new future. This is new future. Well, I see obsession here with the devil. Yung iba sa inyo, matagal mo nang iniisip ito, matagal mo nang pinagpaplanuhan, matagal mo nang gusto, no? Well, pwedeng may kinalaman yan sa journey. We do have your journey, which is another sign of travel na naman yan. Travel na naman yan. Medyo mabagal lang, no? When I'm seeing number 10 here, yeah. Ending number. So, yung iba sa inyo, it is some kind of ending na for the better. Kasi nga, with the devil, ang hirap na lagi lang tayong planong-plano, isip ng isip. Kung gusto mo ng new future, yung iba sa inyo, gawan mo ng paraan. Okay? Kasi nakakakita tayo dito ng travel. Yung iba sa inyo, gustong-gusto mo mag-travel or you're waiting for someone to travel, papunta naman sa'yo. Ganun yun eh. Pwedeng ganun. Pwedeng pwedeng paghihintay ito ng message na may kinalaman sa magta-travel ako to see you, ganyan, or to have this partnership with you. Okay, so punta tayo dito sa ano yung magiging pinaka-resulta nito or pinaka-outcome nitong iyong reading na ito. So we do have here change, another change, guys. Nag-start tayo sa change, mag-e-ending tayo sa change. Alam mo kung bakit? Yung iba sa inyo, maraming pagbabago. Especially, nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng hindi magandang pangyayari, so pwede nagkaroon ng pagbabago, nagsimula dyan. Ngayon, nandito ka sa process, sa sitwasyon ngayon na yung iba sa inyo pwedeng naging mas maganda, yung iba naman, hindi naging maganda. So, dalawa lang naman yan eh. Wala tayong nakita ditong steady. Wala tayong nakitang steady. Ang nangyari dito, papago. Eh, well, dalawang klase. Yung isa, nagbago siya for the better. Yung isa naman, dahil dito sa pandemic na ito, nagbago siya sa hindi maganda. Okay? Pwedeng maraming na iba, pwedeng may nawalan ng trabaho, yung iba sa inyo, whatsoever. Pero, I can see change here. Currently, kung nasaan ka ngayon, wala dyan yung pagbabago. Wala dyan yung pagbabago. Okay? I'm seeing happiness, peacefulness, kapayapaan, at saka strength na nakikita natin, Leo energy. Parang lalong pinagtitibay. Kung ano man yung I feel like kasi you're not happy din kung nasaan ka ngayon. You're not happy. Yung iba sa inyo, pwedeng may kinalaman sa love life. Yan, sabi ko sa iyo, you might be looking for an adventure.
chance yung iba sa inyo, or growth, money, or love ang nakita natin dyan, well, kailangan mo i-develop ang iyong self-confidence. Kailangan mo maging matatag, matapang, and kapal ng mukha, sabihin na natin ganun. Kasi with the Five of Wands, this is very challenging. Kung gusto mo talaga ng changes na ito, pwedeng may kinalaman sa world, which is your energy na nakukuha natin. Masyado ka kasing sarado pagdating dun sa pagbabago na yon. And kung gusto mo talaga ng changes na yon, you do have here Five of Wands. So, kailangan ng competition. Kailangan mo ipaglaban, kumbaga. Okay, kung ano man yung conflict. Well, ganun yun eh. Kasi pwedeng yung iba sa inyo pagdating sa pera, nahihirapan ka kasi ganito ganyan, may kakompetensya, pwedeng pagdating sa negosyo, ay ayoko pasukan yan kasi may kakompetensya, napaka-challenging, ang hirap, ang daming conflict, etc., etc. Well, ang problem kasi sa'yo, nakakonsentrate ka sa negativity. Okay? I-focus mo yung sarili mo sa positivity, i-open mo ang sarili mo, alisin mo yung sarili mo sa iyong comfort zone para magkaroon ng another pagbabago. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot Madam PTV Virgo Philippines. I love you all guys again and bye-bye.